Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hey guys, this is Keiji Matsumoto and welcome back to my channel. So if you're new to my channel, just click the subscribe button and then the notification bell so you'll be updated for my next video. So today is magmumukbang ako this strawberry cake na bigay sa akin ng friend ko to critique sa kanya. So I wish all the birthday celebrant this week to my beloved loved ones. My nephew, Ben Louis, and my baby, my real baby, si Kendrick, si baby Kendrick, and my ex. Sabay sila ng baby ko, sa 22 sila, but unfortunately, we're not. Happy birthday! Patayin ko na. Actually, sabay sila ng birthday ko ng baby ko, sa 22, and turning 22 na siya, this Thursday. I guess. So, sabay sila ng baby ko. 22. I'm sorry, pero we just broke up weeks ago. No. 7 days ago or 1 week ago. And, yun. Gumawa ko ng birthday message sa kanya. I'm not gonna include that in my vlog. So, I'll just sing happy birthday to my nephew, Dan Louis. And to my baby Kendrick and sa ex ko from Mexico, Cancun, Mexico. Happy birthday to you. Wish you all the best, more success, good health sa inyo, and enjoy your life. Enjoy your life to the fullest. Wala na akong heartache. I'm not angry, I'm not mad. Because I choose happiness this time. I'm not gonna stress myself. I cried already. And it's time to move on. So I'm back here to do mukbang. Actually, as you can see, hindi ako naka kasi usually when I do my mukbang, naka topless ako, diba? Kasi I'm a Mr. Mukbang with the six-pack abs. But right now, naka jersey Jordan ako, wearing my jersey Jordan, because I just got home from the gym and bloated yung chan ko kasi I drank lot, like 4 liters of water, and then kakatapos ko lang kumain ng dinner, and I drink my 2 scoop of whey protein. So wala yung abs ko. So ayan, I'm wearing my clothes. So anyway, alin ko na kasi para kong engot. Anyway, I'm back here again kasi bala ko sana bumili ng cake para sa celebration ng ex ko, diba? Kasi I still love ko pa din siya. Even though mayroon na siyang iba. Ganun eh. So, for the last time, mag-message ako sa kanya. I was thinking na bibili ako ng cupcakes or cupcake para just to put candles and my Spanish message sa kanya. But luckily, my friend texted me morning when I just woke up kanina umaga. Sabi niya, where are you? Kasi bigyan niyo daw ako ng cake. Akala ko slice lang ng cake kasi papa-critic niya lang kung masarap ba o hindi. Pero ito pala yung nabigay niya, buo na cake. And sinabi ko kanina sa ano ko, birthday pala ng pamangking ko ngayon na lalaki. Sabi ko sa kanila, don't touch the cake kasi bibigay pa ako ng critic for this. And ang pangit naman kung hindi siya buo. Dapat yung mukbang ko right now is ubusin ko siya lahat. 'Di ba? Yun yung challenge ko parati pag nagmumukbang ako. Ubusin ko siya. So since I love sweet, guys, I love dessert. So sabi ng friend ko, it's time for you to critique my work.
yung date niya. So, nag-aral kasi siya. Dapat supposed to be kaming dalawa. Mag-enroll din sana ako for baking. But, unfortunately, I'm busy that time kasi may work ako online and then I do have lots of clients that time sa gym. And the enrollment is kind of expensive. It's just like you spend like 100,000 plus, like 140, 150, 160. I almost forgot. Or 120. I'm not sure. Basta makanasa doon. So, kumpleto na yon with all your uniforms, your ingredients, every meetups nyo, every school nyo, pag pumupunta na kayo sa school. So, doon na lahat yung mga nakalatag na yung mga ingredients doon. Since mahal naman yung mga ingredients, kasi blueberry cheesecakes yung mga ginagawa nila, yung mga cakes na ganito. So, I'm pretty sure mahal yung mga ingredients. So, mahal talaga yung bayad. So, hindi ako nakahabol. So, yun. Ang ginawa niya, papakritik niya na lang sa akin yung mga cakes na ginawa niya. So, the last time na critic ko na, pero on a written critic, not in a vlog. So, right now, since naisip ko na wala akong bagong vlog kasi medyo depressed ako lately. Stressed ako, heartbroken, sad, mad, whatever. So, I just try to fix myself. And it's time for you guys to go back to my YouTube channel. So, I'm here doing my mukbang. So, ayun. Magmumukbang tayo. Kakainin ko tong cake. Tanggalin ko na yung mga candles kasi I wish them all the best in their birthdays, especially to my ex. Sana masaya siya. Kasama yung bagong jowa niya. They are going to California, Mexico. Gagaluin ko na yung cake ng friend. Ah, shoutout pala! My God, nakalimutan ko. Ang bad ko naman. Shoutout to my friend na nagbigay nito, si Miss Sierra Krishna Dela Cruz. After this taste, kasi alam ko naman masarap talaga to. Sabi niya, amuyin ko daw, pero kanina nakamask ako eh. Kasi nung hinati niya kanina sa car, sa labas ng bahay, nakamask ako, sabi niya, amuyin mo kasi amoy strawberry. It's real strawberry talaga. This is not artificial strawberry. Amoy strawberry talaga siya, guys. And I love strawberry, especially sa mga whey protein, sa mga ice cream. I love strawberries. It's one of my favorite flavor. Anyway. And, ayun. Nakritik ko na yung cookies niya before. Hindi siya masyadong matamis. Unlike sa mga natikman ko ng mga cookies before na masyadong matamis. So, I was expecting or I'm expecting that this cake is, ano, masarap. So, if you guys want to order sa kanya kasi nakagawa na siya ng mga order sa mga friends ko, mga close friends namin, yung mga birthday cakes, yung especially yung mango cake niya, masarap yon. Natikman ko sa birthday ng pamangkin niya last month or 2 months ago. So, masarap. So, yun yung parang best seller niya. So, since ginawa niya tong ano, yung strawberry cake for me. So, pag mag-order kayo, ilalagay ko na lang yung Facebook link niya. Ilalagay ko na lang yung Facebook link niya sa description below. And I put the personal Facebook niya dito. Here is his personal Facebook. So, if you wish to order sa kanya, is message lang kayo sa kanya, guys. And anyway, the presentation is okay naman. So, let's start for the presentation. Starting pa lang. So, okay naman yung presentation. So, I'm sure mag-improve pa siya. So, I'm sure mag-improve ka pa, friend, Shira. The presentation is just simple. Pero, as you can see, maganda naman. It's really round. Hindi siya tabingi. What else? The icing, maganda naman siya. So, I'm sure next time, kung gusto talaga ng client na may mga design, so, I hope next time makagawa ka ng mga magandang design para hindi siya boring. So, diba, since right now, pabunggahan tayo ng mga cake display sa Facebook, sa Instagram. So, people expecting na maganda yung presentation mo. So, yung iba, maganda yung presentation, pero hindi naman masyadong masarap.
Kasi boring na kasi sa mga commercial ng mga cakes sa na nabibili mo sa mga mall eh. Pares-parehas lang sila ng design. So right now, since ako like, hindi na talaga ako bumibili sa mga mall ng mga cakes. So nagpapagawa na talaga ako ng mga cakes online, tsaka sa mga connections ko, sa mga friends ko na gumagawa ng cake or nagbe-bake ng cake. So ito, nagbibigay lang ako ng design sa kanila, tapos yun, ginawa nila, perfect naman. So ito, the presentation niya, since patikim pa lang naman to, I'm sure mag-improve pa siya next time kasi hindi pa tapos yung schooling niya sa baking. So I'm sure marami pa silang may experience. So I'm not gonna make it too long, guys, kasi my vlog is gonna make over na. First, may ano. So let's slice the cake. So, slice na natin yung cake, guys. Ang titikman na natin kung masarap ba. Yan. Open mo. Sarap yung icing. Icing pa lang, ha? Hindi siya ganun katamis. Unlike sa mga natikman ko na strawberry. Matamis siya yung icing. Ito tama lang. So, sa-slice na natin. Kuha muna tayo ng konti. Slice the cake. Ayun. So, ito yung nasa loob niya, guys. As you can see. Yan, may feelings pa siya inside sa center. So, mukhang masarap. So, titigman natin. So, ang challenge is ubusin natin to, ha? Sarap to. I love strawberry. So, here's my critique. Masarap. Kulang siya ng konting tamis, pero sa mga gusto na hindi masyadong matamis, okay siya. Perfect. Kasi may iba na hindi kumakain ng cake, di ba? Kasi ayaw nila masyadong matamis. Pero eto, tama lang yung tamis niya. Hindi siya nakakasawa. Kasi sabi ko sa kanya talaga, dati nung nag-usap kami, siya dapat gumawa ka ng... Oh! Wait, sabi ko sa kanya dati na dapat paggagawa ka ng cake, yung hindi masyadong matamis para hindi siya nakakasawa. Kasi minsan, di ba, pag kumakain tayo sa mga restaurants, mga buffet, or may mga cake dyan. So, pag unang tikim pala isang slice, parang ayaw mo na kasi masyadong matamis. Di ba, right now, uso yung diabetes. Eto, tama lang siya. Hindi siya masyadong matamis, guys. Mapapakain ka pa next. Kasi tama lang yung tamis niya. Okay lang siya. Pero sa kung gusto niyo man tamis masyado, next time, pwede naman gawin na mag-request lang kayo na lagyan na masyadong or masyado matamis or hindi masyado matamis. Pero sa akin, okay lang yung lasa, ha. Pero kulang lang siya konti ng sugar. Pero tama na to, kasi para hindi tayo magkaka-diabetes. Especially, I'm on a diet. Yan, ha. Second slice na ako. Pero pag wala tong icing, hindi matamis talaga yung loob. Real talk, ha. Pero masarap siya. Pero may strawberry jam inside. Hindi din masyado matamis yung strawberry jam niya. Okay lang. Kasi hindi siya nakakasawa pag nagkikrave ka talaga ng cake. Kasi minsan yung sa mga commercial cake sa labas, sa mga mall, I'm not gonna mention the company. Pero as in, mga dalawang slice lang talaga kaya ko ubusin sa kanila. Pero ito, ubusin natin to. Masarap siya. Ewan ko kung kaya ko ubusin, ha, pero try natin.
for this vlog. Yan, pangatatlong slice na ako. Ah! Masarap siya. Mm. Especially yung icing niya. Hindi siya ganun katamis. Na pagtikim mo, di ba, minsan pag kumakain tayo ng cake, minsan nilalagay natin dito yung icing. Nilalagay natin yung dito yung icing kasi masyado matamis. Pero ito, okay lang. Okay lang kainin mo yung icing kasi hindi siya matamis. Tama lang. The best. The best friend. The best yung gawa mo. Pero I'm sure may improve mo pa siya next time. Kulang lang siya ng tamis sa loob. Pero tama na sa ano, hindi masyado matamis na mga tao, hindi gusto na masyado matamis, eto perfect sa inyo. Pero since hindi siya masyado matamis, ubusin natin to. So this is the pork, yung pang limang slice. Yan ha, tama lang binigay mo sa akin, friend. Kasi pag masyado malaki, hindi ko na kaya ubusin. Ang wow. Halos mamatay ako kanina sa kaka-abs ko sa gym, tapos kakain lang ako ng ganitong buong cake. Mmm. Okay lang, guys. Workout na ako bukas, mga 3 hours. May isa pa nag-invite sa akin, yung friend ko. Meron pa akong banana cake sa ref. Gagawa ko na namang vlog bukas. Masarap ba? Kasi gusto din niya ng critic, real critic for a friend. So nasa ref na, sabi ko, nag-update siya kanina, sana magustuhan mo. Sabi ko, hindi ko pa natikman kasi gagawin ko pa tong vlog na to. Salamat sa inyo. Thanks for my friend. Thanks for giving me food, for comforting my depression and heartbroken. They always comfort me with food. So since hindi siya masyado matamis, uubusin na natin to, guys. Mm. Diba? Yun yung mukbang natin, ubusin natin to. May isa pa akong gustong gawing mukbang, yung ensaymada. Hindi ko pa na-update yung gagawa. Puro mga sweets na lang mga mukbang ko, guys. Parang busog na ako. Hindi mo na kaya to. Bigay ko na lang sa pamangkin ko kung hindi na kaya. Masarap siya, friend. Kasi pag hindi masarap, hindi ko tumaubos ng ganito. See? So, I love your work. I love your cake. Sana next time marami pang free taste. Sana bigyan mo pa ako ng cake next time, friend. Ipopromote parati kita. Marami mag-order sa'yo. Dahil sa akin. Eto! Last na to, pero bibigay ko to sa baby ko sa Thursday. Ito bibigay ko sa kanya, then ito naman sa nephew ko nasa kabilang kwarto. Birthday niya ngayon, so bibigyan ko na lang siya. Hindi natin muna ubusin to kasi huwag tayo magdamot. So since gusto ko pa, last na to. Masarap siya, friend, kasi naubos ko. Kaya ko pa ubusin to, pero hindi muna tayo magdamot ngayon. Mamigay muna tayo kasi wala silang cake kanina. Supposed to be ito yung kakainin sana namin kanina after rosary namin. Pero
unahin ko man tong vlog ko kasi wala akong bagong vlog. Medyo full na ako pero bibigay ko na to sa pamangkin ko. Masarap siya, friend. Promise. Hindi siya ganun katamis na magsasawa ka agad, like mga 1 to 2 slice, sawa ka na kasi masyado matamis, ayaw mo na, nang didiri ka na. Pero ito, tama lang. Tama lang yung timpla niya. Pero kung sa mga iba na gusto talaga na matamis, pwede naman kayo mag-request sa kanya na tamisan ng konti sa loob. Pero yung icing niya tama na eh. So yan, that's my real critic, that's my real comment, real talk. As a friend, masarap siya. I highly recommend, guys. This is not a joke. Kasi di ba, pag hindi ito masarap, di ko ito maubos ng ganito. Boto, di ba? Sinaubos ko. Meaning kasi masarap siya. And mapili ako sa mga sweets. Kasi pag nasa buffet ako, gusto ko, tapos na ako sa mga protein, sa mga meat, sa mga chicken, sa mga salads and everything. And then after that, diretso na ako sa mga sweets. So I love sweet, guys, pag cheat day. Yun. Ito, tama lang yung lasa niya. Di masyado matamis, di nakakasawa. Kung nagki-crave ka pa, kainin mo. Pero ito, bibigay ko muna sa pamangkin ko kasi birthday niya. Bigay ko dito sa kanya kasi birthday niya kanina. And kakantahan natin siya. Ibibigay ko sa pamangking kong lalaki kasi birthday niya kanina. So ito na lang pamigay ko sa kanya, happy birthday. Punta natin siya sa kwarto niya. Kantahan natin ng happy birthday kasi wala siyang cake kanina eh. Ito naman sa bata, sa baby ko bukas. Sorry, konti na lang na iwan. Para lang sa iyo to, baby. Ayan. Dalawang candles. Kantahan natin siya ng happy birthday. Sindihan muna natin yung candles niya kasi bibigay natin sa kanya kwarto, sa kwarto niya. Sindihan natin, guys. Sana kaya pa nito. Wait, palong. Ayan, mag-happy birthday tayo sa kanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kayo. Ha? Happy birthday. Ha? Come on, honey. Uy! There! Parang lagi! Ako ng friend, yatag niya. Happy birthday! Yan. Yung isa naman, itatago ko sa ref. Papakain ko sa bata. So yun, nabigay ko na. So, yung mukbang challenge, hindi ko inubos ha. Kasi hindi siya masarap. Kaya ko siya ubusin, pero manigay tayo this time. So guys, that's all for my vlog. I hope you guys like it. I hope you guys enjoy. Kahit walang kwenta yung vlog ko. Pero, I hope you guys enjoy. Supportan nyo naman ako. And don't forget to click the subscribe button. Hit the notification bell so you'll be updated for my next video. And don't forget to click like and share. Okay? See you guys again next vlog. Bye-bye guys. I love you all. Peace. Love. Bye-bye.